Thank you.
is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity. Good morning. Umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo na naririto. At magandang umaga sa lahat ng nasa kani-kanilang mga tahanan na kasama natin ngayon sa ating pananambahan through FB Live. And welcome once again sa ating live stream. At ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa mga oras na ito. At sa ating pong pagsisimula ay pangunahan po tayo sa call to worship ni Ma'am Saday Daraog. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po lahat? Hawaii ay nasa mabuti po tayo. And tunay nga po na napakabuti ng ating dahil sa apat na buwan na pamamalagi ng epidemya sa ating bansa, hindi naman sa ating bansa. Hindi na tayo po at nanatili ng mayroong kalusog na buwan at maayos na ito. Kaya naman ay sa umaga na ito ay nararapat siyang papurihan at nararapat siyang salamat. Pero bago ang lahat ay hayaan po na natin buksan ang ating Biblia at basahin ang Matthew chapter 20 verse 21. Sabi po dito, Jesus answered and said unto them, Verily I said unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also, if ye shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be. Napakabuti ang Panginoon at sa kanina, nararapat siyang papurihan at nararapat siyang salamat. Ngayon ay hayaan po muna natin mag-alay tayo dito sa Panginoon. Ang kanta na ito ay naalay ko sa ating na sa lahat man ng problema na ating pinagdaraanan sa araw-araw ay nalatingin siyang buhay hindi lamang sa ating pagkakas sa ating puso at sa ating so, kayaan natin na damdamin natin ang bawat pilikon, ang bawat kanta nang sa gayon ay maramdaman natin. Sa
araw. At tunay nga na kayo po ay karapat dapat sumbahin, kayo po ay karapat pulihan, kayo po ang sa araw-araw, sa araw-araw na pagising namin, mga nakaraan. Ngayon, kayo lang, Lord, ang karapat dapat bigyan ng papuri. At sa mga ganito ay maramdaman na isensya, maramdaman na maluwan. Ngayon, salamat po. Event was a job that I really loved. One after the other, all my events got cancelled. Hello. Hi. What's your name? Faith. Hello! Good morning! Good morning, NCA family! Musta po ang ating mga nagdaang araw? Napakabuti ng Diyos! Amen! Amen! Bagamat marami tayong pagsubok na hinaharap dahil sa pandemic, pero tuloy ang buhay. Sapagkat ang Diyos natin, ang ating gabay, Siya ang mag-provide ng ating pangangailangan sa araw-araw. Amen! Good morning, share.
We're not done yet, amen. Let's sing, shout to God, amen. Do you believe in God? His honor, His glory, and honor and praises to our God again. Yeah. Every praise is to our God. Every word of worship is one of God. Every praise. Continue to worship God. Hallelujah. Lord, you are worthy to glory. You are worthy to honor and praises, Lord God. For you alone, O God. For you alone, Lord God. Holy Spirit, fall afresh on me, O God. Deserve all praise, but we worship and adore you, but we love to see your praise, for you alone deserve all glory, for you alone deserve the peace. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to you, our God. Hallelujah.
for you alone, Lord Jesus. Praise for you alone, deserve all glory. For you alone, deserve all praise. Father, we love you and we worship you. Once again, you are the peace that guards my heart. That guards my heart, my help in times of need. You are the hope, you are the hope that leads me on and bring me to my knees. So with all my heart, so with all my sin, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. God, we worship. Jesus, you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you you, O God. You only, O God. You alone, Jesus, O God. Holy, holy. You alone deserve all glory and praises and honor. Hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Worthy of praise, the city of our God, the holy place, the joy of the
already knew we had the victory. He hates us again, the enemy. We bow down on our knee. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise, the city of our God, the holy place. The joy of the whole Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you Lord. Thank you, Father, for your unfailing love, O God. Hallelujah. All glory and honor and praises to you, O God. You alone deserve all glory and praises from us, O God, because you are the first who love us, O God. At binabalik lang po namin yung pagmamahal na naramdaman namin sa inyo, Panginoon. Wala pong katulad ng yung pag-ibig, Panginoon, sa sanlibutan ito. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan at dinadakila at niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hey, good morning po ulit sa inyo lahat. Salamat sa ating worship team sa kanilang pangunguna sa ating pananambahan sa umagang ito. Hey, tayo po ay magbuklat ng ating mga Biblia sa Awit 125, Psalm 125. Samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Buksan niyo po sa Awit 125.
Awit 125, Psalm 125. Okay, basahin po natin, sabayan niyo po ako. Sundan niyo po ako sa pamagitan ng inyong mga mata habang binabasa ko po itong Psalm 125. Ang sabi po rito, parang bundok siyon ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kahit na kailay hindi makikilos, di rin mauuga. Itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok, gayo nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh, ating Diyos. Yaong masasama ay di tutulutang laging mamahala, pagkat maaring ang mga hinirang mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat na sumusunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila, o Yahweh, sa kanilang buhay. Ngunit ang masama sa kanilang hilig, iyong parusahan. Parusahan sila dahil sa diwasto nilang paumuhay. Ang pamagat po nitong awit na ito na ating binasa, this is a song of ascent. Kagaya po ng ibang mga awit sa series na ito na may 15 songs, ito po ay inaawit ng mga manlalakbay na Israelita habang sila po ay papunta sa Jerusalem para sila po ay dumalo sa isa sa mga 3 major annual feast. Now, based on my personal experience, malaki po ang nagagawa ng pagkanta habang ikaw ay naglalakad. Noong bata pa ako, kapag inuutusan ako na pumunta sa bukid para maghatid ng pagkain doon sa mga kapatid ko na nagtatrabaho sa bukid, habang naglalakad ako, medyo malayo kasi yung lalakarin, mahabang lakarin, habang naglalakad ako ay sinasabayan ko ng pagkanta. Kaya hindi ko namamalayan, nakarating na ako doon sa aking pupuntahan. So nalilibang ako habang naglalakad at kumakanta. Malakas ang loob kong kumanta kasi yung aking dinadaanan, walang bahayan. Walang mga tao na nakakarinig sa akin kasi yung dinadaanan ko ay actually ano yun, irrigation. No? So magkabilang side ng irrigation, ginawang kalsada. No? So tapos sa paligid nun, puro bukid na, puro palaya na yun. Tapos walang mga bahay, kaya ang lakas ng loob kong kumanta. Solong-solo ko yung daan. Bibihira yung mga nakakasalubong ko ng mga tao at mga sasakyan. Kaya habang naglalakad ako, sinasabayan ko ng kanta at di ko namamalayan, hindi ko nararamdaman yung pagod, maya-maya nandun na ako sa aking pupuntahan. Now, back to Psalm 125. I believe this is more than just entertaining yourself. This is a declaration of what God can do to those whose complete trust is in Him. Dito ay makikita po natin kung ano ang maidudulot sa buhay ng isang mananampalataya kung siya ay patuloy at ganap na magtitiwala sa Diyos. Sa pagdaan natin sa iba't ibang mabibigat na pagsubok at mga hamon sa buhay, kagaya ng pandemyang ating nararanasan ngayon, mahalagang malaman natin kanino ba tayo kakapit, kanino ba tayo magtitiwala, kanino ba tayo aasa. Now, here in this particular song, we will look into the benefits of trusting God. Ready na po ba kayo? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, minsan pa kami po ay sama-samang dumudulog sa inyo. Kinukumit nga po namin ang aming mga sarili. Nawa nga po ang aming buong atensyon sa inyo lamang po namin maituon sa mga oras sa ito. Dalangin ko po, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, mangusap ka po at magministeryo sa bawat isa sa amin na naririto ngayon at maging ang mga nasa kani-kanilang mga tahanan, Panginoon. Yung mga pamilya, Panginoon, na nagsisimbahay ngayon, dalangin ko, Panginoon, samahan niyo po sila at sa pamagitan po ng iyong salita, mangusap ka po sa bawat isa, magministeryo ka po sa amin, Panginoon. Dalangin ko po na ang inyong salita ay pumasok sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at ito po ay aming maisabuhay. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga oras ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ba ang mga magagawa o ano po ba ang mga benepisyo kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos? Okay? Trusting God or trusting in the Lord will make you, number one,
this will make you stable. Ang isang mananampalataya, sabi po roon sa verse 1, parang bundok siyon ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang isa pong mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon ay hindi matitinag kahit anuman ang dumating sa kanyang buhay. Dahil kagaya ng isang bundok, tayo po ay matatag. Tayo po ay bilang mga mananampalataya, hinahalintulad sa isang bundok. Ang isang bundok, alam naman natin gaano katibay, gaano katatag. Kahit na ilang bagyo pa ang dumaan dyan, hindi matitinag ang bundok na yan. Ang susi ay pagtitiwala sa Diyos. Kinakailangang ilipat natin ang ating pagtitiwala sa Diyos mula sa mga bagay, sa iba't ibang mga bagay, kagaya halimbawa ng ating sariling kakayahan, ng ating trabaho. Ito po yung mga bagay na kuminsan ay pinagtitiwalaan natin. So, para tayo ay ganap na magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos, ilipat po natin mula sa mga bagay na ito yung ating pagtitiwala mula sa ating kalakasan, mula sa ating mga trabaho, mula sa ating mga inaasahan, patungo doon sa Diyos. So dapat po yung ating buo at ganap na pagtitiwala ay ilipat natin patungo sa Diyos. Siya po yung ating pagtiwalaan ng lubusan upang tayo po ay katulad ng isang bundok, maging matatag. No? Magiging matatag po tayo na katulad ng isang bundok. So, gaano man tayo kagaling sa trabaho o gaano man kaganda yung ating pinapasukan, hindi pa rin tayo dapat magtiwala dito dahil anumang oras maaari itong mawala sa atin. So, kung nais po nating maging matatag, hindi natitinag, ilipat po natin ang ating ganap na pagtitiwala sa Diyos na siya makapagbibigay sa atin ng tunay na katatagan sa ating buhay. Ang sabi po sa Bible, He is our refuge and strength. So, the first thing trust in God can do is to give you stability. Magbibigay po ito sa atin ng katatagan. Ang ganap na pagtitiwala sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng katatagan. Bakit tayo stable kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos? To every believer, pakinggan po natin to, sa lahat ng mananampalataya, ang sabi po ng Panginoon, God is saying to us, you are Peter. Now, Peter means rock. Small rock. And God is the big rock. A strong foundation. Remember the story of a wise and foolish builder? Na daanan nyo na po ba ito? Nabasa nyo na po ba ito? Yung istorya ng isang wise and foolish builder. Yung pong nagtayo ng bahay sa buhanginan ay hindi po nag-endure yung kanyang itinayong bahay. Nang dumating ang bagyo, agad nasira yung kanyang bahay. Ngunit, yung nagtayo sa bato, pagdaan ng bagyo, ito'y nanatiling nakatayo. Nanatiling matatag, matibay sa gitna ng mga bagyo. Hindi po siya natinag dahil nakatayo siya sa bato. Kapag ang isang building ay nakatayo o ang kanyang pundasyon ay nakatungtong sa adobe, ito pong building na ito ay hindi basta-basta matitibag. Ngunit kapag malambot po yung kanyang tinutuntungan, eh baka konting lindo lang, matitibag itong building na ito. So, ganun din po yung wise and foolish builder dahil yung nagtayo sa buhangin, malambot yung kanyang tinayuan, pagdating ng bagyo, hindi po nag-endure, hindi po nag-survive yung kanyang bahay. Subalit, yung nagtayo doon sa bato, ito po ay dumaan ang bagyo, ngunit nanatiling nakatayo, nanatiling matibay ang kanyang bahay dahil matatag po yung kanyang tinutuntungan, matatag yung kanyang pundasyon. Ang ating pong pundasyon, ang malaking bato, the big rock, ang ating Panginoon. Sabi sa isang commentary, some people are like sand. Pabago-bago ang isip, hindi stable. Sino bang ganito sa atin?
Bago-bagong isip at hindi stable. Parang sa English, tinatawag na fickle-minded. No? So, para inahalin tulad sila sa buhangin. Hindi siya stable, di ba? Kapag magtayo ka ng structure sa buhangin, dahil hindi siya stable, hindi yan magtatagal. Hindi masisira din kaagad. Now, some people are like the sea. Katulad daw ng isang dagat. Ibang mga tao, inahalin tulad sa isang dagat. Ano bang mapapansin natin, ma-observe natin sa isang dagat? Di ba? Tuloy-tuloy ang pag-alon. Restless. Unsettled. No? Yung kanyang pag-alon, maghapot, magdamag, tuloy-tuloy yan. Wala siyang, hindi siya nagsesettle. Ang ibang mga tao raw po, katulad ng dagat. Restless. Hindi siya nagsesettle. Tuloy-tuloy sa pag-alon. And some people are like the wind. Ibang mga tao naman ay hinahalin tulad sa hangin. Ang isang hangin daw po ay uncertain. Hindi siya sigurado kung saan pupunta o hindi mo nakikita kung saan bang direksyon niya. No? At inconsistent. Minsan galing dito, minsan galing sa kabila. No? So, hindi pare-parehas. So, kaya inconsistent siya at uncertain. Pero ang mga mananampalataya daw, ang mga Kristiyano daw, mga nagtitiwala sa Diyos, ay hinalin tulad sa bundok. Sabi sa verse 1, parang bundok siyon ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Dahil ang isang bundok, the Christians, the believers, are like mountain because mountains are strong, stable, and secure. So kapag ang ating pagtitiwala ay nasa Diyos, nasa ating Panginoon, we are strong, stable, and secure. Pero kung ililipat mo sa iba ang iyong pagtitiwala, para kang yung taong nagtayo ng bahay doon sa buhanginan. Pangalawang bagay, trusting in the Lord will make you secured. So kanina, tayo po ay hinalintulad sa isang bundok na matatag. Na kahit anumang pagsubok, anumang bagyon dumating sa ating buhay, tayo po'y nananatiling nakatayo dahil katulad ng isang bundok, ang taong nagtitiwala, ang isang Kristiyano nagtitiwala sa Diyos ay matatag na katulad ng isang bundok. Now, in point number 2, trusting in the Lord will make you secured. Ang mananampalataya nagtitiwala sa Diyos ay secured. Dahil bukod sa kasama niya ang Diyos, siya ay napapalibutan ng proteksyon ng Diyos. Mga kapatid, ang trabaho o pera ay hindi makapagbibigay ng security sa ating buhay. Kita nyo naman yung nangyari. Kita nyo naman kung anong epekto ng pandemic na ito sa ating ekonomiya at sa mga industriya. Dahil sa pandemic na ito, maraming businesses ang natigil ang operasyon at maraming nawala ng trabaho. Bagamat ngayon po ay pinapayagan na mag-operate ang ilang mga businesses, pero hindi pa rin po 100% ang kanilang operasyon. Kaya marami pa ding walang trabaho. At patuloy na tumataas ang ating unemployment rate. Alam niyo po ba na kahit yung mga nakatira ngayon sa kondo, nagkakagulo sila sa ayuda. Kahit mga nakatira sa kondo, naghihintay ng ayuda mula sa ating gobyerno. So, kung tayo po iaasa natin ang ating buhay sa ating trabaho, sa ating lakas, sa kumpanya na pinapasukan natin, hindi po tayo secured dito. Dahil anumang oras, ang lahat ng ito ay pwedeng mawala sa isang iglap. Remember si Job? Isang araw, nawala lahat sa kanya. Nawala yung kanyang 10 anak, nawala yung kanyang mga hayop, nawala yung kanyang mga ari-arian, nawala yung kanyang bahay. Ang natira sa kanya, yung kanyang asawa na yung asawa niyang Nagar ang natira sa kanya. Alam mo sinasabi ng kanyang asawa? Sabi niya kay Job, dahil wala nang ang lahat, sabi nung asawa ni Job sa kanya, curse God and die. Sumpain mo ng Diyos at mamatay ka na. Diba, gano'ng kasakit yun na marinig?
ang Jerusalem ay napapalibutan hindi lang ng iisang bundok, kundi ng maraming mga bundok. Bukod sa Mount Zion, pinapalibutan ito ng Mount of Olives, Mount Scopus, at iba pang mga bundok. So ito pong Jerusalem ay napaka-secured, itong lugar na ito, maging sa mga kalaban man o maging sa mga bagyo. Napaka-secured po itong lugar na ito dahil ito pong lugar na ito ay napapaikutan ng maraming mga bundok, hindi lang iisang bundok. Maraming bundok po ang nakapaikot sa kanya, kaya itong lugar na ito napaka-secured. So kagaya po ng Jerusalem, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak ay hindi lang niya tayo sasamahan, kundi palilibutan niya tayo ng kanyang proteksyon. So we are secured on all sides. Sa kaliwa man, sa kanan, sa harap, sa likod, ang proteksyon ng Panginoon, ang pag-iingat ng Diyos ay nakapaikot sa atin, nakapalibot sa atin. Kaya, anumang side mo tingnan, protektado ka. Secured na secured ka sa Panginoon. Sa mga pelikula, nakikita po natin kung gaano katindi ang mga security details ng mga politiko at mga kilalang tao. Itong mga security details na ito ay mga trained personnel. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nasasalisihan pa rin sila. Kaya nga may mga politiko o mga kilalang tao na na-assassinate dahil nasasalisihan pa rin yung kanilang mga gwardiya. Kahit na gaano katinik, gaano katapang, gaano kagilas itong kanilang mga gwardiya, nasasalisihan pa rin. So, hindi pa rin sila secured. Sa Panginoon, dahil napapalibutan tayo ng kanyang proteksyon, secured na secured po tayo sa kanya. So, mula po sa mga material na bagay at iba pang mga bagay na akala natin ay magbibigay sa atin ng security, ilipat po natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos lamang po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na security, not only here, but also eternal security. So ang security na inaalok ng Diyos sa atin, hindi lang dito sa lupa, kundi maging doon sa buhay na walang hanggan. Hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. So mga kapatid, sa Lord, may forever. At si Lord, hindi po paasa, kundi nagbibigay ng pag-asa. Yun po ang kaibahan ng ating Panginoon. Hindi siya katulad ng mga tao na paasa, kundi siya po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ilang buwan na ba tayong nasa community quarantine? Mula sa ECQ, naging MECQ, ngayon GCQ, na-extend pa hanggang July 15, GCQ pa rin tayo ngayon. Ilang buwan na? Simula nung March, April, May, June. 3 months o 4 months. April, May, June. July. So 4 months. Almost 4 months na tayo sa community quarantine. At alam niyo po ba, yung iba sa atin, ilang buwan na rin walang trabaho. Ilang buwan ding hindi nakapagtrabaho. Although, yung iba sa atin ay nakapagsimula na uli. Pero may iba po sa atin, ilang buwang ding walang trabaho. Pero ang maganda po rito, sa kabila ng lahat ng ito, may nabalitaan na po ba kayong taga-NCAF na hindi na kumakain? Meron ba? Lagi nga, baka nga pagkatapos ng quarantine, hindi na makalabas ng bahay. Kasi hindi nakakasya sa pinto. Lumaki na. So, ganun po tayo ka-secured sa ating Panginoon, anuman yung mga pagsubok, anuman yung mga bagyo ng buhay na dumating sa atin, we are surrounded by His protection. Katulad ng Jerusalem, napapaikutan tayo ng proteksyon ng Diyos. Katulad ng Jerusalem, napapaikutan tayo ng mga bundok na hindi basta mapapasok ng mga kalaban man o ng mga bagyo man. A believer who trusts in God is surrounded by the protection of God. Ganyan tayo ka-secured kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Number 3,
Uy, bumalik. Yan. Trusting in the Lord will make you shun evil. Ang mananampalatayang nagtitiwala sa Panginoon ay mamumuhay o namumuhay sa katwiran. Ang sabi sa verse 3, yaong masasama ay di tutulutang maging laging mamahala pagkat maaaring ang mga hinirang mahawa sa sama. Kung hinahayaan man ng Diyos na may mga taong masasama sa buhay natin, maaring yan ay persecution o yung mga taong pasaway na nagdudulot ng problema sa atin, hindi naman hahayaan ng Panginoon na yan ay laging nandyan. Ang lahat ng yan ay pansamantala lang at hindi magtatagal. Dahil kung tatagal, ang sabi sa verse 3, ay maaaring mahawa ang mga hinirang. Maaari ding maghari ang galit o magrebelde, kaya hindi papayagan laging mamahala ng Panginoon ang mga ganyang bagay. God will not try men beyond what they are able. Remember, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sabi po doon, hindi tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. God will not make you, or God will not try you beyond what you are able. Kung alam ng Diyos na hindi mo kaya yan, hindi yan bibigay ng Diyos sa'yo. Pero dahil nandiyan yan, binigay sa'yo, alam niya, kaya mo yan. So, He will not give us beyond what we are able. It's not a permanent rule. Gaano man kasama ang mga pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, the Lord promised not to allow the wicked to prevail over the righteous. So, mga kapatid, as believers, as Christians, trusting in the Lord, let us continue to do good and God will repay our goodness. As for the believer, we only need to trust God and shun evil. So righteousness will prevail in the land and in the hearts of the people. Mga kapatid, God is faithful and just. Siya po ay tapat at matuwid. Kapag tayo po inilalagak natin yung ating pagtitiwala sa Kanya, when we put our trust in Him, He quiet our hearts. Because He has been faithful throughout history, we can put our trust in Him. Sa buong Biblia, makikita po natin sumula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, makikita po natin ang katapatan ng Diyos. At dahil tapat siya, maaari po natin ilagak ang ating pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, people can be unfair at ang ating mga kaibigan maaari tayong talikuran o iwanan, pero ang Diyos, ang Kanyang pangako, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. We can trust God. Maaari tayong magtiwala sa Kanya. Siya po ay karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Knowing God intimately drives away doubt, fear, and loneliness. Kung kilala po natin ang Diyos at malapit ang ating relasyon sa Kanya, it will drive away all our doubt, all our fears, and even our loneliness. Let us pray. Salamat Panginoon sapagkat kung kami po ay nagtitiwala sa inyo, kami po katulad ng isang bundok ay matatag at hindi matitinag ng anumang mga bagyo at anumang mga pagsubok sa buhay. Salamat po na sa aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, kami po ay secured dahil kami po ay pinapaliputan nyo ng inyong proteksyon. Salamat po na kung kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon, kami po ay mamumuhay ng matuwid. At dahil ikaw ay tapat at matuwid, karapat dapat ka na pagtiwalaan. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na sa lahat ng area ng aming buhay, anuman ang aming sitwasyon, sa iyo po kami laging magtitiwala, Panginoon. Hindi po kami magtitiwala sa aming sariling kakayahan, sa aming lakas, sa aming trabaho, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng naririto sa mundo, anumang oras, ay maaaring mawala. Ngunit ikaw, Panginoon, kailanman hindi ka mawawala. Sapagkat ikaw ay Diyos na buhay mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyo ay may pag-asa.
Salamat, Panginoon, na sa aming pagtitiwala sa inyo, ang lahat po ng aming mga alalahanin, ang lahat ng aming mga takot at kalungkutan, lahat po ito ay pinapawi ninyo. Sa iyo po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Sandali lang po at ako'y iinom lang ng tubig. Okay, I'm back. Para po sa ating mga announcements and upcoming events, salamat sa Panginoon. Kahapon po ay naganap yung Kamakop Prayer Day through Zoom and FB Live. So sana ay naka-join tayo kahapon o napanood natin yung live stream ng Kamakop Prayer Day. So ako ay nanonood pero pahapyaw-hapyaw lang kasi nasa trabaho ako kahapon habang nanonood. No? So, paputol-putol yung aking panonood. So, para sa ating mga announcements, no? Patuloy po yung ating gawain ng pananalangin every Sunday and Friday, 7 p.m. to 9 p.m. No? So, sama-sama po tayo every Friday and Sunday, prayer and fasting po yan. Every day naman, every 12 o'clock, tuloy-tuloy po yan hanggang nandito po si Excuse me po. Hanggang naririyan si COVID-19, hindi po tayo titigil sa pananalangin araw-araw at 12 o'clock. So bago po tayo magtanghalian, sabay-sabay po tayong manalangin. At every Wednesday at 7 p.m, tuloy-tuloy po itong ating pananalangin. So kung kayo po ay may mga prayer request or testimonies, pwede niyo pong isend doon sa ating group chat or doon sa ating group page para naisasama po natin sa ating daily prayer, sa ating Wednesday prayer, at doon sa ating Sunday and Friday prayer. So, isend nyo po doon sa ating group chat o group page yung inyong mga prayer request. At kung kayo naman po ay mga praises, may mga praises and thanksgiving, isend nyo rin po doon para naman magsilbing encouragement doon po sa ating mga kapatiran na baka nangangailangan ng encouragement at yung ating praises and testimony ay magdulot ng encouragement, kalakasan, at mag-lift up sa kanya. No? So, isend po natin doon. Huwag po natin ipagdamot. No? I-share po natin. No? Okay? Kung gusto niyo naman pong mag-live testimony or pwede niyo rin pong isend sa akin yung video, recorded video ng inyong testimony para maipa-view ko po dito, maipalabas natin dito para mapanood ng mga kapatiran natin na nandoon sa kanilang mga bahay at kasama natin dito sa live stream na ito. So, pwede nyo pong gawin yon, isend nyo po sa akin i-post nyo doon sa ating group chat para maisama ko po sa ating program sa mga susunod na linggo. Okay? So, huwag nyo kakalimutan, prayer request, praises and thanksgiving, i-send po natin, i-post po natin doon para mabasa po, makita po ng mga kapatiran natin at maipanalangin at maka-encourage sa ating mga kapatiran. So, yan. Okay? So, ngayon naman po ay dadako tayo sa mga birthday greetings. Ito po yung ating mga birthday celebrants ngayong week na ito, sa buwan ng July, sa first week of July. Okay, isa-isahin. Tingnan po natin sino-sino ba itong mga mag-celebrate na ito. Medyo suspense to. Yan. Sa July 9. Okay. Dalawa po sila actually. No? So, yun na ba yung pa-birthday mo? Yung iniihaw na yon? Yun na ba yon? So, happy birthday kay Sister Jenny Taton. At kasabay niya mag-celebrate. Kaya lang, wala rito. No? Ito, matagal lang nakakalusot ko eh. No? Si Sister Ruth na Dayaw. So, sabay po silang nag-celebrate lagi ni Sister Jenny. No? July 9. Anong araw?
Okay. Thursday ba? So, sa Thursday po, abangan nyo po. I-deliver daw sa bahay-bahay. Yan. Papadeliver daw po. So, mag-i-post nyo lang daw po kung ano yung order nyo. Bahala po mag-deliver si Sister Jenny. Sabay abot bayad pagdating. Yan, okay. Next, sa Sunday naman, tama ba Sunday? No? July 12, si Sister Rose Asas. So, yan po yung ating mga birthday celebrants for this week. Okay? Yan. Okay. So, pagkatapos po nito, ay dadako naman tayo sa ating communion dahil first Sunday po ngayon, tayo po ay merong communion. Okay? So, kayo po na nasa mga tahanan, mga nagsisimbahay, at tayo po na naririto, tayo po tayo, sabay-sabay po tayo, awitin po natin sa hymn na ito, The Old Rugged Cross, sa ating pong pagsisimula sa ating banal na hapunan. Wait lang. Let us sing the song, The Old Rugged Cross. Let us meditate on the message of this song. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll I'm not afraid to die.
it someday for a crown. So divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. Patuloy po tayo sa espiritu ng pananambahan at sa pagkakataon po ito ay magkakaroon tayo ng responsive reading. Sa ating pong responsive reading, pag makita nyo po na kulay itim, yung font, kayo po ang magbabasa. Okay? Pag nakita nyo yung kulay red, sa akin po yun. Okay? So, clear po tayo. Red sa akin, black sa inyo. So, sagutan po ito, itong pagbasa na ito. Okay. Let us gather around the table with the offering of bread and drink upon it and the promise of the living Christ among us. This is the welcome table of God where all who seek to be at peace with their neighbor and all who seek the mercy of God in Christ are embraced. Come, for we are invited into this holy mystery, come. Response? Jesus said, I am the bread of life. All who come to me shall not hunger, and all who believe in me shall never be thirsty. Para may tagasagot. We remember that on the night of betrayal and desertion, Jesus took his authority as the Christ and offered the bread in thanksgiving and said, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way and by the same authority, Jesus offered the cup in thanksgiving and said, Take, drink, this is my blood of the new covenant, which is poured out for you, and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Come, Holy Spirit, come. Open our eyes to the mystery of Christ's presence in these ordinary things, in these our ordinary lives. May they be for us the very essence of the living Christ in our midst through the broken bread. We participate in the body of Christ. Through the cup of blessing,
we participate in the new life Christ gives. These are the gifts of God for the people of God. Come, for all things are ready. At this point, tayo po ay dadako sa pag-partake ng elements. But before that, let us consecrate these elements. Ito pong mga juice at tinapay na simbolo sa katawan at dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang mga elementong ito na sa ating harapan at pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang presensya sa ating kalagitnaan sa mga oras ito. Sa mga nasa bahay ay samahan niyo po ako, samahan niyo po kami sa pananalangin. I-consecrate po natin yung inyong pin-prepare na tinapay at juice na nagsisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. So, sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at pupuri sa mga oras ito, Panginoon, dahil Ikaw po ang aming kasama sa pag-celebrate ng banal hapunan na ito, Panginoon. Lord, as we celebrate the Lord's Supper, I pray that Your presence be upon our midst, O God. Samahan niyo po kami, Panginoon, at dalayin ko, Panginoon, i-consecrate niyo po ang mga ordinaryong mga bagay na ito, ordinaryong elemento nagsisimbolo sa katawan at dugo po ninyo. Ang tinapay at juice na naririto ngayon sa aming harapan at maging yung po mga hinanda sa kani-kanilang mga tahanan ng bawat pamilya na kabahagi namin, kasama namin sa pananambahan na ito, Panginoon. Dalayin ko, Panginoon, i-consecrate niyo po ang mga ito. At dalayin ko po, Panginoon, sa pagtanggap namin ito, ay tanggapin namin ang pagpapala, kalakasan, kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa pamagitan po ng pagsasalo-salong ito. Salamat po dahil Ikaw ang aming kasalo sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil ang inyong presensya ay nasa kalagitnaan namin ngayon, nasa kalagitnaan ng mga pamilya na nagtitipon sa kanikanyang mga tahanan, Panginoon. At dalayin ko, Panginoon, ang inyong pagpapala ay sumaamin sa mga oras na ito. Na sa aming pagtanggap nitong tinapay at juice na ito, Panginoon, kalakip po nito ang inyong masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon po, tayong naririto ay isa-isang pupunta at kukuha ng tinapay at juice. At mamaya, sabay-sabay po natin kakain at inumin. Okay, pwede na po natin simulan. Inoom po nasa kani-kanilang mga tahanan, yung pong assigned leader, yung tatay, o kaya yung nanay, kung wala yung tatay, siya po ang magsaserve nung tinapay at juice doon sa kanilang member ng pamilya. So mamaya po, sabay-sabay po tayong, sabay-sabay natin kakainin at iinumin itong tinapay at juice ang simbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Habol pa. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito. At ito ang kanyang sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ng simbolo ng katawan ni Kristo.
Gayun din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos na gawain na ito ng aming pananambahan at ang inyong banal na hapunan. Salamat Panginoon sa araw na ito na kami po ay inyong sinamahan Panginoon. At dalahin ko Panginoon ang mga kapatiran po namin na nasa kanilang mga tahanan. Alam niyo po ang kanilang sitwasyon, alam niyo po ang kanilang kalagayan, alam niyo po ang kanilang pangangailangan. O Diyos, sa mga oras na ito, dinudulog po namin sila sa inyo. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. Samahan niyo po sila at nawa, Panginoon, anumang kanilang mga pangailangan at anumang mga kakulangan sa kanilang buhay ngayon, ikaw po ang magpuno ng lahat ng ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nasa kanilang mga tahanan na kasama namin ngayon sa live stream na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto ngayon. Salamat po at pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Good afternoon na! Napakabuti ng Panginoon, amen! Salamat sa message kanina! Amen! Every praise! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah! God, glory, hallelujah, to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship, one of God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God, glory hallelujah. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, my healer, yes my deliverer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Is to our God, every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every
is to our God. Bago po tayo tuloy ang mag-end, ay gusto ko lang salamatan, siyempre, aking mga kasama dito ngayon. Okay? Kita nyo naman sa aking likuran, ang ating bass guitarist, yan, si Jan Jan. Sa ating lead guitar, si Henrik. At dun sa bandaron, pakita ka Gio, hindi ka nakikita dyan eh. Yan, pakita ka sa camera. Yan. Okay, of course, ang ating song leader, Jenny Taton. At ang kanyang mga backup na ngayon ay busy doon sa kusina. Si Dang, si Bob, ating mga cook, sina Jenny Rose. Yan, yan. Pakita ka, pakita. Okay na. Okay, okay, so, isa pa. Of course, pasalamatan natin ating Panginoon. Kung napapansin po ninyo, yung ating audio ngayon ay malinaw. Yung ating vocals ay malinaw. May ginawa pong magic ang Line 7. Courtesy of Line 7. Yan. So, meron po silang nilagay na sound card para po gumanda yung ating vocal at maging malinaw yung ating broadcast ng ating live stream. So, para dinig na dinig po ninyo. No? Kasi mga previous natin ay halos hindi marinig. Kaya ginawa po ng paraan ng courtesy of Line 7. Yan. At nag-anniversary na rin yata yung Line 7. Tama ba? Yan. No? So, happy. Happy third anniversary. Belated happy third anniversary sa... four na. Nako, naka-apat na taon na. Kung sa bata ito, ano na, toddler na. No? So, inabot ng... So, apat na taon na ang Line 7. So, pag-pray natin itong Line 7 na lalo pa silang pagpalain ng Panginoon, marami pang customer ang bigay sa kanila ng Panginoon. Okay, bago natin makalimutan yung ating tithes and offering, nakalimutan ko kanina, so ihahabol po natin. Again, yung po mga nasa bahay, nasa malalayong lugar, kung gusto nyo pong magkaloob sa ating Panginoon, mag-message lang po kayo, pupuntahan po kayo ni Jenny Rose sa inyong mga bahay. Okay? Yung ating basket dito. Yan, so kami po na naririto ay mag-offering din. Good measure, pressed down, shaken together and running over again. And it will come back to you. Okay, so awitin po natin yung ating doxology sa ating pagtatapos. Praise God, ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. God bless you all. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.